Maunawa rin namin kung paano tulad mo ay magmamahal din kami ng ibang children. Father, forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, make us whole, and teach us. Kayo po ang nais naming marinig, tinig nyo, gamitin nyo lang po ang inyong lingkod, magpalaya po kayo, magturo, magtuwid, magpalakas sa aming lahat, at nawa ang pangalan nyo madakila namin. We commit everything to your Father, asking you to bless us in the name of your Son, Jesus. Amen. How to treat children. Matthew 19, 13 to 15. Some people brought their children to Jesus so that he could place his hands on them and pray for them. His disciples told the people to stop bothering him. But Jesus said, "Let the children come to me. And don't try to stop them. People who are like his children belong to God's kingdom." After Jesus had placed his hands on the children, he left. Maraming nagdadala sana ng mga bata sa Panginoon para pagpalain niya, pero pinigil ng mga alagad at ayaw nilang palapitin, at sila ay pinagsabihin ni Jesus, "Hayaang lumapit sa akin ang mga bata, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa mga gaya nila." At pagkatapos, binasbasan niya ang mga bata, kinalong, nilapatan ng kamay, bago siya umalis. Historical and archaeological finds strongly suggest that children in biblical times were nobodies. Hindi masyadong pinapahalagahan ang mga bata noong unang panahon. Hindi tulad ngayon na halos ang Panginoon ng mga tahanan ay mga bata na. Pero noon, halos binabaliwala. In fact, children got served as offerings, as sacrifices. Not only to pagan gods, but also, unbelievably, even to Yahweh. Matatandaan natin that Isaac was to have been offered by Abraham. Nakarecord yan sa Genesis 22, 1-19. Mga bata, iniaalay sa apoy, sinusunog bilang offerings, religious activity. Children got sacrificed very, very easily. Tulad ni Jephthah, isang mandirigma, made a very careless vow and had to kill his young daughter just to technically fulfill it. Nasa Judges 11, 29 to 40. Sabi niya, "Papanalunin niyo lang po ako sa digmaan na ito. Pag uwi ko, ang unang sumalubong sa akin, isa-sacrifice ko. E ang unang sumalubong, anak niyang dalagita." Itinuloy niya yung kanyang panata na hindi naman ang naa natin alam kung talagang tinanggap nga ba, gusto ng Diyos yung panata niya, pero pinatay niya yung kawawa niyang anak. Children also got eaten by cannibalistic parents. Horrific. 2 Kings 6:28, sabi ng babae sa hari, "Another woman and I were so hungry that we agreed to eat our sons." She said, "If we ate my son one day, we could eat hers the next day." Mga nanay na sa sobrang kagutuman ay naging cannibalistic at nagkasundo na iluluto ang kanilang mga anak. Paano mo ituturo sa Sunday school? Pero ginagawa nila yon. In the olden days, children got massacred for seemingly flimsy reasons. 2 Kings 2, 23-24. Mga bata na nalukso ng isang propeta, nilapa ng mga oso. Children were readily sold to slavery, tulad ni Joseph. Pambayad sa utang ng mga magulang ang mga anak, nagiging alipin. Marami pa. And in this cultural climate, that the very unkind treatment of children, Jesus is like a fresh wind blowing from the desert. He applies his doctrine of love for children. Na sobrang natin ma-appreciate kung atin mo nang talagang titingnan yung background, yung cultural background, ano ba ang mga bata noong araw. Matthew 19:13, balikan natin, some people brought their children to Jesus so he could place his hands on them and pray for them. At least some people thought that children needed and deserved Jesus' blessings. But people brought the children to Jesus for acceptance, for affirmation, and blessing. Magandang layunin na dapat gawin ng bawat isang magulang. At yan ang kahulugan na tayo nagdededicate ng mga bata.
inilalapit natin sa Panginoon for affirmation, for acceptance, and for blessing. Matthew 19:13, his disciples told the people to stop bothering him. Of all people, the disciples were keeping Jesus' love inaccessible, unreachable to children. Sa halip na sila pa ang magdala ng mga bata sa Panginoon, sila pa ang sumasagabal. To them, such requests were bothersome. Abala lang. Even now, many disciples and treat believers and other followers as unwanted baggage. Parang abala sa pagiging busy, abala sa ministry, forgetting that the people are really the focus of ministry. Matthew 19:14, but Jesus said, "Let the children come to me and don't try to stop them. People are like these children, who are like these children, belong to God's kingdom." Jesus rebukes his overzealous disciples and teaches them not to hinder children from coming near him. Interestingly, it's not only children, but also children. They should not be prevented from getting close to Jesus. They are to be led and allowed to know the real, loving Jesus. Sabi ni Lord kasi, the kingdom of God belongs to those who are like these children. Hindi ibig sabihin lang to these children only, but to everybody else who have the qualities of these children. Childlike, trusting, innocent, dependent, weak. Sabi ni Lord, the kingdom of heaven belongs to people like these children. So, dalawa ang meaning, yung children themselves and people who have the qualities of children belong to heaven. At yun ang dapat na ipakilala natin sa mga bata, yung Jesus na mapagmahal, mapagtanggap, maibigin. Hindi yung panakot na Jesus. Maraming mga magulang, tamad magdisiplina, tinatakot na lang ang mga bata. Magagalit si Papa Jesus, pag ginawa mo yan. Pati nga, pastor, ginagamit na ganyan. Ayan si pastor, magagalit sa'yo. Ginagamit nila yung mga iba na panakot, mga tamad magdisiplina yung ganon. If you have to scare your children into being disciplined, that's a lazy way of parenting. Religious instruction should present the real Jesus of the Gospels. Not a Jesus that's always angry, not a Jesus that's always out to punish people. A loving Jesus is what the children and who the children should know. People who are like these children, sabi niya, belong to God's kingdom. Very interestingly, Jesus expands the application of his grace to all other persons who, like those children, are marginalized, trivialized, weak, voiceless, abused, oppressed. Kami niya, lahat ng tao na tulad ng mga batang ito ay kinakasihan ng Panginoon at para sa kanila ang paghahari ng Diyos. So mga taong hindi lang bata, kundi tulad ng bata ay naaapi, nababaliwala, hindi pinapansin, walang tinig, parang walang karapatan. Sabi ni Jesus, sila ang gustong lingapin at kalingain ng langit. Napakaraming spiritual application nung sinasabi niyang the kingdom of heaven belongs to people like these children. But very clearly, Jesus accepts children as he accepts the sinners, the sick, the weak, the poor, and the rejected. Sama-sama sila sa isang grupo ng mga tao na nababaliwala, nakakawawa, naaapi nung panahon niya at sa marami pang ibang panahon. Matthew 19:15, after Jesus had placed his hands on the children, he left. Kung ano man ang ginagawa niya, hindi na yun natapos, hindi na yung binalikan, pinagpala niya yung mga bata at umalis na siya. So maaaring yun talaga ang pakay niya ng mga sandaling iyon. But very, very interestingly again, Jesus breaks tradition, corrects his disciples, and welcomes and blesses children. In fact, Mark 10, 13-15, sinabi pa nga, nagalit siya sa mga disciples. Now, how do we treat children? Taking the cue from Jesus, the Lord of Lords, the King of Kings. In His name, every knee will bow, every tongue confess that He is Lord. Jesus who pleases God, the Father in heaven. Jesus who is the complete
personification of God in human form. Paano tayo matututong mula kay Jesus kung paano itatrato ang mga bata? Accept children unconditionally. Warmly, hospitably into your family. Yan ang kaula-ulahan dapat na maramdaman ng bata na siya ay accepted. Do not abort fetuses. Hindi sila inilalanglang. Hindi dahil unplanned pregnancy, nagkamali ka, lasing ka lang nun, tapos bigla ka nagdalang tao, tapos ilalanglang mo. Anong kasalanan ng bata doon? Sabi po ng maraming mga dalubasa, maliit na fetus pa lang yung bata sa loob ng sinabupunan, nakakadama na kung wanted siya or not. Kung ibig siyang ilaglag ng kanyang ina o hindi. Kung welcome siya sa mundo. At nagkakaroon niya ng epekto sa kanyang pagkatao, sa kanyang personalidad habang buhay. Do not reject children for their inborn nature. Some children have physical imperfections. Some have talents that parents might not like. Some have inclinations that do not probably fit into the culture of the family. But the family must accept the child unconditionally. The child did not ask to be born. Hindi naman niya ipinakiusap o ipilit na ipanganak siya. Napanganak siya dahil sa ginawa ng mga tao, ng kanyang mga magulang. Therefore, ang mga magulang ang kauna-unahang dapat tumatanggap ng walang patakaran sa bata. Do not reject children for their inborn talent or lack of it. For inborn physical attributes. Minsan, kamukha ng kapitbahay mong naiinis ka, inis ka na rin sa anak mo. Minsan, kamukha ng biyanan mo para silang pinagbiyak na yoyo. Mainit tuloy ang dugo mo sa anak mo, sa sarili mong anak. Do not reject children for inborn character traits that they did not impose upon themselves nor create. Do not hate children for being born this way or that way, especially if you are the parent of the family. Yes, improve children. Help improve children, but do not reject or change them. Not even God changes people. The Lord changed me. May mga bagay na sabi, bakit pray na ako ng pray, hindi na siya change? Eh, yun ang nature mo. So, pwede mo improvein. You can be the best version of yourself, but you cannot change yourself as you were created. God creates all people, and God knows what He's doing. Psalm 139, 13-16, You are the one who put me together inside my mother's body. So you are the one, not anyone else. You, O God, are the one who put me together inside my mother's body. You created me. You decided which genes from which grandparents will go into my body and my personality. You decided the mix. Not me. God, you do it. And sabi niya sa verse 14, And I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Nothing about me is hidden from you. I was secretly woven together deep in the earth below. But with your own eyes, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. So ang sinasabi dito ng mga awit, pinupuli kita o Diyos dahil sa kagilagilala sa paraan mo ako nilikha. Walang nasa aking pagkatao na lingid sa iyo. Kayo po ang lumikha sa akin nung tahimik pa lang akong nabubuo sa mahiwagang lugar. Walang nangyari sa akin at nalagay sa aking pagkatao, kulay ng aking buhok, haba ng aking mga bias, kulay ng aking mata, talino ko, walang nalagay sa akin na hindi kayo ang nagigay. At dahil dyan, dahil kayo ang naglagay ng mga ganito, eh, para na rin inilagay nyo ang mangyayari sa buhay ko. Dahil syempre, kung binigyan mo ko ng talent sa music, well, magiging musician ako. Liba na lang sobra kong pigilin yun, no? Pigilin ng iba. Kung ginawa mong sociable ang personality ko, ang magiging role ko sa buhay is nakikisalamuha sa maraming tao.
Kung ginawa mo akong introverted, baka mga backroom jobs ang trabaho ko, yung mga tahimik na trabaho. So parang itinakda ang mangyayari sa buhay mo dahil sa mix na ginawa sa iyo ng Diyos. At tayong mga pamilya na tumatanggap ng bawat batang isinisilang, huwag natin gilimutin yon. Hindi niya nilikha ang sarili niya, nilikha siya ng Diyos. At ang dapat gawin, mahalin, tanggapin, tulungan so the person could develop into the best versions but of his or her own self. Hindi mo pipilit yung maging katulad mo. Sundan lang yung mga yapak. Tularan ang naging karir mo dahil mayroong ibang nakaguhit sa kanyang palad para sa kanya. So accept children very specially if they are yours. Woman, do not give your child's father a reason to doubt the child's paternity. Pag hindi malinaw sa lalaki na anak niya ang bata, paano niya paninindigan, paano niya mamahalin, paano niya susuportahan? At kung minsan, sa kawalang pag-iingat, may mga babaeng nalilito ang limang lalaki kung sino sa kanila ang anak, ang ama. Kawawa yung bata dahil lahat magtatanggihan. Dahil sino ba naman ang gustong sumambot, sumalo, na hindi siya tiyak kung kanya nga. Kaya iniingatan talaga ng babae ang kanyang sarili. Para hindi siya pagdududahan, anak ko ba talaga yan? Bakit ka mukha ni kumpare yan? Diba? Eh, naglihi lang ako sa kanya. Parang si Maria Clara, ipinaglihi kay San Antonio. Na ipaliwanag tuloy kung ba't ka mukha siya ni Padre Damaso. Dapat maingat dahil yung bata ang nagdurusa pag nalagay siya sa sitwasyon ng pagkakaanak sa kanya na questionable sa marami. Love children. Clearly, consistently, fabulously, extravagantly. That's when you can never be wasteful. His love always accomplishes its beautiful mission. Maraming mga tao, kaya nung lumaki, masungit, mailap, mahiyain, masamang ugali, etc., etc., dahil kapos sa pagmamahal na natanggap ng bata. This feeling of not being loved enough while a child could haunt a person all her days, all his life. Yung kulang sa pag-ibig na hindi natanggap ng bata habang bata, napakahirap punan o takpan pag-adult na siya. At napakaraming mga tao, dysfunctional yung character, mahirap makitunguhan, at pinagmumulan pag nag-research ka, a terrible childhood. A childhood that is spent not being loved, not being cared for, but in fact being rejected, and sometimes even abused. Ang bawat sugat na nililikha natin sa puso ng isang bata ay halos hindi naghihilom buong buhay pag hindi nadala sa paana ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, marami mga tao merong mga sarisaring anxieties. Yung mga batang laging iniiwan, hindi minahal, kulang sa yakap, kulang sa lambing, may mga separation anxiety. Kahit sa high school friend, nagagalit pag nagka-boyfriend na yung kaibigan niya, nagsiselos na kasi gusto na niya mag-attach. Kahit sa mga office mate, pagka naglakaran, hindi siya kasama, masama ang loob. Kahit sino na lang aalis kay boyfriend niya o boyfriend ng kaibigan niya, hirap na hirap ang loob niya. Hindi maka-adjust pag may taong lumalayo kasi nga buong buhay, wala naman siya kasama, walang papiling, walang mandat. Walang masandalan, walang masilungan. Kaya pag nakakita ng kahit sino, nagbigay ng kahit konting pagtingin. Para nang talabang kakapit. Lilimutin ang karunungan, lilimutin na ang katalinuhan, lilimutin na ang katwiran. Dahil nakakita ng konting pagtingin. Kawawa ang mga batang hindi pinapalaki ng busog sa pagmamahal. Laging yun ang hanap-hanap. Kaya maraming mga batang babaeng lumaking walang tatay sa bahay, ang nagiging mga boyfriend, mga mukhang tatay, mukhang lolo, na kadalasan may asawa at mga sariling anak. Kasi meron siyang longing to belong to a man who has a family, to belong to a family. Nagkakariwariwara ang buhay ng babae. At ganoon din naman yung mga lalaking.
lumaking walang tatay sa bahay o walang nanay, may kulang na laging hinahanap. Napakadali tuloy dayain, napakadaling paibigin, at napakadaling masaktan. Gawa ng mga magulang na dapat sana nagmahal o pamilyang dapat ay umibig. How else do we treat children? Bring children up in the knowledge of the Lord. Dapat maunahan ang isip ng bata na ang laman ng Panginoon, ang karunungan ng Panginoon, ang katuraan ng Panginoon, para hindi maagaw ng iba't ibang mga nag-agaw ang mga karunungan na tutukso sa kanya yung lugar na para sa Panginoon. Pag nauna na yan, nauna na, mahirap na yung palitan o matabunan ng iba mga katuruan. Kaya sinasamantala natin habang mga bata ay bata, tinuturuan ang mga salita ng Diyos. At tuwing kaya, pinapag-aral sa mga matitinong Christian school na kahit wala ka, hindi kanya kapiling, alam mong ang nga ituturo sa kanya, mga bagay na mga Diyos. Napakahalagang investment sa kanyang sariling pagkatao yon. Teach children clear moral values. To know right from wrong. Para buong buhay dala nila. Proverbs 22:6, teach your children right from wrong. And when they are grown up, they will still do right. Yung mga ibang magulang, mag-aasawa na yung anak, o lalayo, magtatrabaho, ilang taon na, 24, 23, 22, 27. Huwag na kayong mag-alala kung naturoan nyo ng tama yan buong bata, hindi na niya yung ihiwalayan. Nasa kanya na yon, siya na yon. Maligaw man ng konti, madapa man ng konti, lumihis man ng landas ng konti, konti lang, hindi sobrang lalayo, at bumabalik din. Kasi siya na yon. How do you make up for times that you missed to teach them because they were not with you when they were children? Kaya malaki pong dagok sa buhay ng ating lipunan yung napakaraming lumalayo nag-abroad para magtrabaho just to survive. We understand that people have to find livelihood, that you want to be able to earn more to provide for the material needs of your family better. But this separation of families should not be prolonged. It must have a definite and clear ending so that the family can be together again. That's why I am not for the policy of our government to export people and to export labor because of the social and moral cost. Our people pay a very high price for the $16 to $20 billion that overseas workers sent to this country that our government people squander foolishly. Napakalaki. $20 billion, ilang drum na luha ng lahat ng nangungulilang ina, ama, asawa, anak, ang bumubuo ng billions of these dollars. Ang laki ng cost. Kaya lagi kong ibinabayo, lalo sa mga bago pa ng mag-aasawa, planuhin nyo na huwag maghiwalay. Planuhin nyo na maghanap ng mga harap buhay, mga sideline, mga negosyong magkasama kayo so you can raise your children together. Kasi kahit umuunlad ka financially, napakalaking karukhaan na hindi malimliman ang inyong mga bata habang sila'y lumalaki. Lalo pag nagiging mga teenager na kailangan maunawa, naiiwan sa mga lolang pagod na. Paralyzed na yung lola, mag-aalaga pa ng anak. Eh, siyempre, pagod na yun. Hindi na masipag mag-discipline. O kaya OA mag-discipline ng mga old maid na mga tita. Walang balance. When is enough? What is enough? So that parents can prioritize parenting. Every month, every year lost cannot be retrieved again. Mahalaga. Hindi natin i-condemn yung pag-ihihiwalay dahil sa trabaho, pero yun naman sobrang habaan. Sometimes you go abroad for need, but please don't stay too long for greed. Dapat need lang, tapos magbalik ka na, magsama-sama na ulit. Kawawa ang mga bata. Kumisang tuloy to compensate, these children are spoiled. They are given all the material things that could be bought by money, and these children never learn contentment. So nakakaroon tayo, nakaka-breed tayo ng mga monsters kuminsan. Siyempre, discipline ang kailangan sa bata. Pero,
founded on, tempered by, and flavored by love. Hindi discipline lang without love. O hindi lang love without discipline na ginagawa mo. Pag one month ka lang, a year na nandito, puro na lang love, wala nang discipline. Dahil baka lumayo pa love sa'yo, isasandali ka lang nandyan. Kaya kulang sa balance. What are the best gifts to children? The gift of unconditional acceptance. The gift of a good example. The gift of feeling loved. And of course, the gift of being brought up in the knowledge of the Lord. Sabi naman ng iba, paano po yung discipline na sabi sa Bible, kailangan paluin ng bata? Proverbs 13:24, he that spareth his rod, hateth his son. But he that loveth him, chasteneth him betimes. Sabi ng King James Version. Sabi ng ibang version, spare the rod and spoil the child. What can we say about that? Kasi ngayon, maraming mga conservative Christians, grabe pang mamalo ng bata. Kasi sabi daw sa Bible, minimize corporeal punishment. Sa pagbabago ng panahon, sa pagdaan ng maraming mga bagay, huwag masyadong maging literal sa pagsunod ng napakatatanda ng mga kaugalian. You know, physical punishment is so Old Testament. Pero hindi po ba dapat natin sundin ang Old Testament? Kasi po, Bible yan. Hindi sundin mo rin ang Leviticus 20 verse 9. If you curse your father and mother, you will be put to death. Biblical din yan. Pero siguro naman, kahit anong ngayong pagiging pasaway ng bata, hindi mo pinapatay. No? Hindi ka dalawang araw, babatuhin ang buong baryo para mamatay. So hindi ko man sa Bible, buong-buong mo nang lulunukin ngayon. Titingnan mo kung paano i-apply sa mga realities mo ngayon. Iba ang reality 3,000 years ago, 4,000 years ago, in tribal, rural Israel, kesa ngayon. That's why contextualization is important. You've got to study the context of the people who originally practiced the teaching in your context now. And you've got to bridge that with a lot of wise understanding, reflection. And if you're going to err, if you're going to make a mistake on the side of being loving and being kind. Sabi sa Proverbs 13:24 ng contemporary English version, if you love your children, you will correct them. If you don't love them, you won't correct them. At yan mga kapatid kumisa ng pinakaiba-iba ng mga version. Sabi ng King James, kailangan paluin mo yan physically. Yan ang basa. Ngayon, ang contemporary English version doesn't even mention the word rod or pamalo. Sinabi, ituwid mo ang bata. Pag hindi mo sila itinutuwid, hindi mo sila mahal. So, itutuwid pa rin, pero hindi na iginigit ng version na palo. Kasi marami namang paraan para ipaintindi ang lesson sa isang bata. So, nagkaroon ng updated rod. And obviously, the contemporary English version now reads the rod of the older versions as metaphor that can be applied many different ways. Kaya, mahalaga, nagpapasa ka ng maraming versions. Read the old versions, read the new versions, and see why the translators are translating several ideas this way or that way. And then pray and think and study how to apply it in your life. Contextualize even the word discipline. Because sometimes excessive literal application could mislead and could be dangerous. In fact, the Bible is mostly metaphorical. Because it's poetry, it's wisdom literature, talinghaga, mga kwento na sinasabi sa pamamagitan ng talinghaga. Pag lagi kang naging literal, chances are you'll be cruel, you'll be unkind, and you might commit great mistakes. So do not overly romanticize bygone periods. You've got to apply many things in the context of your reality. Parang si Lord, sobrang bawal na ng magtrabaho sa Sabbath. Pero sa panahon niya, nagpapagaling siya kahit sa back, which is considered trabaho.
So hindi yun literal obedience to ancient teachings, but still, he obeyed the spirit of the teaching that you should love during the Sabbath, that the Sabbath should benefit people. And if working benefits you, then by all means work. You see, the contextual application of such old verses must be done carefully and studiously so that at the end of the day, the verses benefit you and not oppress you. Because God is kind and God is loving, and Jesus wants you free. Teach children to be loving. Kawawa ang batang hindi marunong magpahayag ng pag-ibig at pagmamahal. Laging nagtitimpi, sinasarili, laging hindi nagpapahayag kasi hindi naturuan, hindi na-encourage na magpahayag. Napaparusahan pa pag-expressive. So all their lives, they're pent up, they're locked in, they're in themselves, kawawa naman. And of course, teach children to work hard and to be fruitful. Do not reward laziness. Kailangan tinuturoan sila to be responsible for their actions and to receive graciously the results of the things they do. And of course, teach children to relax and enjoy life. Life is a gift of God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. Sa pagpapalaki natin sa bata, makikita natin kung anong attitude niya paglaki. How else do we treat children? To glorify God who loves them, bring children up in balanced growth. Dapat balanced. Make and help children grow physically, mentally, socially, spiritually, like how Jesus grew up. Luke 2:52, Jesus became wise and he grew strong. God was pleased in him, and so were the people. So Jesus grew intellectually, physically, spiritually, and socially. Balance. Titingnan natin yun sa mga bata. Very especially, do not teach children and train children to be prejudiced. Yung hindi naman nila kilala yung tao, ginajudge nila. Kasi sa dinner table nyo, naririnig. Ay, naku, alam mo, pag gilagid maitim, traitor. Ganyan lagi yung magkwentuhan ng mga tao. Kaya pag nakakita siya ng maitim na gilagid, judge na niya agad yung tao. May alam mo, pagkakulot ang buhok, tamad, etc., etc. Pagka taga norte, ganito. Pag taga south, ganun. Nadidinig ng mga bata, they become prejudiced. Do not teach children to be bigoted. To be specifically hateful of people because of reasons that are not founded on reason. Hindi naman reasonable yung reason na yun. Do not teach children to be self-righteous and judgmental and narrow-minded, especially in a religious context. Nahayaan mo anak, lahat yung mga neighbors natin, pupunta sila sa hell. Tayo, kaya punta tayo kay Papa Jesus. Sabi ng bata, praise the Lord. Ang mga itinuturo mo, yung matuwa pa siya kung may pupunta sa hell dahil hindi nyo kasama sa sekta ninyo. What kind of mentality will these children have all their lives? Respect children, very especially. Sa ating kultura, sobrang pagtuturo na respect elders, we forget the flip side, which is respect children. Dapat ginagalang natin. Hinahayaan natin kung minsan mag-isa kung gusto. Hindi mo laging tinatanong kung ayaw sumagot. Hayaan mong mamaya na lang pag nasambod na siya. Hindi lagi ikaw masusunod na parang meron kang laro ang susian, de baterya, na kailangan sumunod pagka gusto mo. And do not needlessly hurt their feelings. Ang mga bata, hindi natin nararamdaman, maramdami niya. Nadibinig nila ang mga usapan. Meron pa, lalapit sa akin, dala-dala bata. Pastor, ito mga anak ko, napaka-hard-headed. Kasi kung kailangan mo talaga sabihin na didinig niya, ba't di mo isigaw sa loob ng tenga niya, hard-headed. Mga takles ang ina. Kasi kung anak ko lagi bagsak sa school, talagang kailangan mo siya embarrassing. Tumitigas tuloy yung puso, lalo tumitigas ang loob at ang dadabog-dabog. Kasi kung minsan hindi marunong maghanda lang matatanda. And do not abuse children verbally, physically, emotionally. Church, I like you to pay attention to what I will say next. Ingatan niyo ang mga bata.
dahil pwede sila ma-abuse ng mga nakikitulog sa inyong mga bisita, lalo kamag-anak. According to studies, most who were abused sexually when they were kids were abused by relatives, trusted relatives. Of course, people you do not trust have no access to the children. So it is the people that you trust that should be on the list of your suspects. Of course, do not tell them naman, suspecha kayo. Riingatan yung mga bata. Wala kayong kamuang-muang, nagpakatulog kayo doon sa kwarto niya naman kung sino-sino nagdadating sa bahay niyo, namomolest pala sila. They don't know their rights, they don't know if they'll be afraid, they don't know what to do. Walang kamuang-muang na mga magulang, ingatan nyo ang mga bata sa mga teacher, mga overnight-overnight camping, mga overnight-overnight parties. At kuminsan, kahit sa mga religious leaders and counselors, na-abuse sa mga bata. Huwag kayong parang natutulog sa pansita na nakatuwangan, nanonood ng hangin. Be alert when adults are with your children. At tuturuan nyo sila, anak, pagka merong hihipo sa'yo dito, may hihipong gano'n, may halik sa'yo, huwag kang papayag, kahit sino. Kahit ka mag-anak natin, sumpong mo agad, pagalitan mo agad, huwag kang papayag. Kasi pag lagi natin tuturo sa mga bata, puro po at ang opo, na-abuse. You've got to teach children to say no. You can always tell them, anak, you can say no, but just say it politely. You may disagree with what is being told you, but disagree politely and nicely. You don't always have to obey everything. Kasi sa pag-obey nila ng mga demented, mga calloused, and mga abusive adults, napapahamak sila. Kawawa ang mga batang hindi naturoang tumanggi, pumalag, o maghindi. Minsan buong buhay nila, sila'y naapi. At naapi na, hindi pa malaman kung paano tatanggi kasi hindi naturoang tumanggi. It's part of good training because there is so many things in this world that we have to refuse. Train the children to refuse. Nicely, politely, but firmly. Especially, teach them the basis of what to refuse and what to accept. Right from wrong. And of course, do not exploit children. At kung matatanda na tayo, tayo ay tinutulungan ng ating mga anak, do not be abusive in dependence and expectation. Maraming mga anak na hindi na makapag-asawa, hindi na makagawa ng future, hindi na magawa ang gusto nila dahil dumagan na sa kanila yung buong pamilya. Do not exploit and abuse, especially when they're already earning money. 2 Corinthians 12:14, parents are supposed to take care of their children. Hindi laging sila pa yung pabigat. Sila yung hadlang para matupad yung mga pangarap ng kanilang mga anak. Progressively set children free. Mula nang naputol ang puso ng bata, mula sa sinapupunan ng kanyang ina, nagsimula na yung kanyang journey na maging independent. Mga ina, kung gusto ng Diyos na lagi niyong kabuntot ang anak niyo, dapat hindi nalalagot ang pusod. Can you imagine kung 7 anak niyo? Nilalagot ng Diyos ang pusod bilang kauna-unahang act ng pagsilang dahil yun ang kalooban niya. Tapos na yung role mo na 9 months na diretsyong sa'yo nakakabit si bata. Ngayon, magpapasuso ka naman, mag-aalaga ka naman for several years. And then, titigil na yon, iba nang kakainin niya, solid food na. In other words, progressive freedom ang ibinibigay natin sa mga bata. Hindi natin kokontrolin forever. We let them free to be themselves. To develop their natural gifts. To pursue their dreams and aspirations. And to love who they want to love. Hayaan ang mga anak na umiibig ng iibigin. Hindi tayo mamimili. Hindi naman ikaw ang sisiping. Hindi naman ikaw ang sasama. Tapos sobrang makialam. Siyempre magpayo. At mga anak, makilig sa payo. Madalas ang mga magulang tama. Hindi naman lagi. 99% of the time lang. Diba?
na pag may kinukutuban sila dun sa gusto nyo, makinig kayo kasi merong antena ang matatanda. Alam nila kung disaster ang papasukin mo. Na ikaw naman hibang na hibang sa pag-ibig, di mo kita yon. Later na lang, sasabihin mo, tama pala ang nanay. Eh huli na, naanak ka na lang apat, di ka pa napapakasalan. So tama pala ang nanay. Makikinig kayo, pero mga magulang, nagpapayo lang tayo, huwag tayo magdikta. At the end of the day, you allow them to love who they love. Ganun ang pagiging magulang. At hindi mo mawawala, pinakamahalaga, pray for children. Laking pabaon niyo ay prayer, laking padala niyo ay prayer, prayer, lagi. Iba pa naman ang kapangyarihan ng panalangin ng magulang. Galing talaga sa pusong tapat ang pagmamahal sa bata. How children are loved or unloved, underloved, at childhood could have lifelong effects. Madalas ang ugali natin sa buong buhay na buo ng mga bata pa tayo at binuuyon o sinira kung gaano tayo na mahal o hindi na mahal. So love children. Sa atin na lumampas sa childhood ating mga anak, lumampas sa pagiging bata, hindi pa huli ang lahat. Pwede ba natin ituwid kung meron tayong na-realize, naliko sa ating paraan ang pakikitungo sa ating mga anak. At mga kapatid, kung meron sa atin na biktima kayo, na nung bata kayo, you were maltreated, or you were abandoned, you were neglected, you were harmed, abused, forgive. Hindi nyo naman kailangan dalhin buong buhay yung sugat ng nakaraan. Kayo din ang lugi. Kung laging sasamaangin yung loob, kikimkimin nyo ang galit, di kayo magpapatawad. Kahit saan kayo pumunta, anumang oras, dalan nyo yung asido na yon na sumusugat pa rin sa inyong puso. Magpatawad tayo sa mga nagkamali sa atin ng bata tayo, sa umabuso. Yun lang ang choice natin to recover. The other choice is to continue being angry and bitter and to continue to be damaged. Kahit ano pa ang pinagdaanan natin, the Lord can restore us. The love of Jesus can heal us. And the power of God can set us on the path that we should take. Patawarin nyo na yung mga umapi sa inyo noon. Yung mga laging galit sa inyo, kung may nag-abuse, patawarin nyo na. Kayo rin ang mahihirapan kung dadalhin nyo pa yan one more day. One more week, one more month, one more year. Let go. Let it go. And with the Lord's comfort, try to forget. Move on. There's a whole new life waiting for people who are in the Lord. He gives us second chances, third, fourth chances. Heal in the name of Jesus. I'd like everyone to bow before the Lord right now because I like to pray. I like to pray especially for people. For people who were wounded in their childhood. Meron tayong mga kasama na nasugatan ating puso, ating damdamin, ating pagkatao nung bata pa tayo. At alam natin, dala-dala pa natin hanggang yung sugat na yon, yung galit. Kumisa't apektado ang ating mga desisyon, pakikitungo. With heads bowed, I like to pray. And I like to pray for those people. I like you to stand up. Stand up in the name of the Lord. We're going to ask the Lord to heal your wounds. We're going to ask the Lord to touch you. To let you go on, move on, forget. And have a brand new start. It is to begin today, let it be today. Yes, thank you for standing up. Sino ba magsasabi, Lord, meron ako mga sakit ng loob, hinanakit, galit mula pa nung bata ako. Meron mga nanakit sa akin, sumugat ng abuso na ngayon nasa puso ko pa. But today, I like to let go. Gusto ko nang bitawan itong mabigat na daladala ko na to. Gusto ko nang magkaroon ng bagong panimula. Nothing is too late. Yes, the Lord is here with us. And the Lord will heal. So you stand up if this is your prayer.
an honorable thing to do, to stand before the Lord who is our healer, our physician, our parent. Tumayo kayo, ipapanalangin ko kayo. At sa lahat ng mga tumayo na tatayo pa sa ilang saglit, pray privately and silently. Thank God for your life. Thank God for everyone who have helped you so far. Thank God for the beauty of life. Isang magandang pagkatao. Mas maging maunawain, maibigin ng mga kapatid na ito at makapagpadama sila ng pag-ibig, lalong-lalo sa mga bata. Let your spirit touch each one powerfully. And may your name, O Lord, be glorified. Heal people. Heal those who have been wounded in their childhood. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang pag-aalingan ng puso. Tanggapin ninyo ang comfort, ang pag-ibig, ang pagtanggap ng Diyos as you ask Him now in the name of Jesus. May peace reign in your hearts. And may you find more beauty and color and vibrance in life as you now forgive those who have hurt you in the past. May you be equipped to love more, to give more of yourself, and may the Lord send you a lot of love to compensate for those that you never received before. Panginoon, sa iyo namin nilalagak ang mga sarili namin. Ang pag-ibig niyo ang aming sinisilungan. Pagalingin niyo ang bawat puso, palakasin. At ngayon, Panginoon, biyayaan niyo na mga biyayang ni hindi inasam, hindi pinangahasang hingin, kayo ang magkaloob because you're God of abundant blessing. Thank you, Father, in the name of your Son, Jesus. You may be seated and let's remain silent before the Lord. Please, I'd like to pray for another group of people. Once more, I will ask you to bow your heads before the Lord in self-reflection. Sino man sa atin ang may atraso sa mga bata, nakagawa ng masama, ng abuso, nanakit, sinasadya man o hindi, but you want to seek the Lord's forgiveness now, I will not even ask you to stand up. Where you are seated, ask the Lord to forgive you. And as the Lord forgive you, forgive also yourself. Move on. Make up by loving more people and being more loving. And if you can, make up to those that you have wronged. In silence, sino man sa iba't ibang paraan ang nakapang-abuso ng bata, seek God's forgiveness now. Pray privately. May mga atraso kami, mga ginawang masama sa mga bata. Sa paghingi ng tawad ng bawat isang guilty, O God, we know that you forgive those who seek forgiveness. Forgive. And thank you for your forgiveness. Bigyan mo nawa ang bawat isa ng pagkakataon maka-make up, makabawi, doon sa kanilang mga nagawa ng mali at kung di man magawa yon sa ibang tao. Teach us to love others. To give to them the love that we failed to give to some children in the past. At nawa, Panginoon, turuan mo kami kung paano sa magiging loving. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito na pwedeng makipaglinawan sa inyo, that we could clear the air and seek forgiveness for sins that probably have laid buried and forgotten but continue to haunt our spiritual lives. Uwiin niyo po, Panginoon, ang mga sumpang sumama sa paggawa ng mali sa mga inosenteng bata. At kung may mga pagpapala kayong na-withheld, hindi na ipadala, hindi na ibigay dahil sa mga kasalanan ito, Lord, as your people seek forgiveness, may you open the floodgates of heaven and release unto such people the blessings that you've always wanted to give them. Salamat, Panginoon, dahil pwede kaming magbulay-bulay kung paano mamahalin ang mga bata. Nawa, ang bawat batang ipinagkitiwala mo sa amin sa iba't ibang paraan, kung kami ay magulang, kami ay kamag-anak, kapatid, mga lola at lolo, o mga guro, mga iba't ibang papel namin sa buhay, teach us to be sensitive to children, mapabauna namin sila ng pag-ibig at pagiging mga Diyos na magpapalakas sa kanila buong buhay. Continue
in silent prayer and ask God to give you more personal applications sa aking pinag-aralan.